Kanina, ang mga ground unit ng IDF ay matapang na sinugod ang Alma al-Shab, isang lugar na kilala sa presensya ng maraming Hezbollah sa katimugang Lebanon, kung saan itinalaga ng gobyerno ang mga militar nito mula sa 36 na dibisyon upang harapin ang anino ng Hezbollah na patuloy na nakikipaglaban sa IDF at patuloy sa pagpapaulan nito ng maraming mga rocket fire sa hilagang bahagi ng Israel. Ang matapang na komprontasyon na ito sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay humantong sa matinding bakbakan na ang mga puwersang Israeli ay iniulat na itinumba nito ang siyam na mga militanteng Hezbollah na ang mga kaganapan kanina ay nagmarka sa matinding kampanyang militar ng IDF sa Lebanon na sumasalamin sa matinding galit ng Israel sa mga teroristang ito dahil sa patuloy na pakikipagsalungatan sa gobyerno ng Tel Aviv na humantong na ngayon sa malawakang pagkawasak sa maraming pasilidad sa Lebanon. Hindi rin pinalagpas ng Israel ang paglusob sa bayan na ito sa Lebanon na ang IDF ay nagsagawa ng mga operasyon sa silangang labas ng hula na nagtatarget sa mga lugar na pinaglulunsaran ng mga rocket fire mula sa mga mandirigma ng Hezbollah. Ayon sa inisyal na ulat mula sa militar ng Israel na ang ground unit nito ay walang humpay na binira ang 15 sakit sa ulo ng mga terorista sa hula Lebanon na ang bakbakan ay humantong din sa matinding kaswalti sa panig ng Israel. Pinaigting din ng Israeli Defense Forces ang pagbomba sa bahagi ng Baalbek at Nabateye, Lebanon, na ang mga airstrike ay nagdulot na matinding pinsala sa maraming kabahayan. Ang mga pinuntirya ng mga pasilidad ay iniulat na imbakan ng armas at isang hideout ng mga militanteng grupo. Na ang agresibong mga pambobomba na ito ng militar ay nagbigay na ng matinding presyon sa pamunuan ng Hezbollah dahil sa patuloy na winawasak ng Israel ang mga armas nito na ibinahe pa mula sa Iran at Syria upang gamitin sa gitna ng labanan. Ang mga operasyon ng Israel ay inilarawan rin bilang isa sa pinakamatinding kampanya ng militar sa himpapawid na nakita sa kamakailang kasaysayan na ang IDF ay nagpasabog na ng humigit kumulang 6,500 mga bomba sa Lebanon. Ang mga pag-atake na ito ay sumasalamin sa determinasyon at mga pagsisikap ni Netanyahu na itarget ang mga infrastruktura at wasakin ang kakayahan ng militar ng Hezbollah. Upang bigyan ito ng malakas na mensahe na ang Israel ay hindi hihinto sa pagtugis sa mga kriminal na ito, kahit pa gumastos ang gobyerno ng malaking halaga upang walisin at sunugin ang salot ng mga organisasyong ito sa Lebanon. Ang umaapoy na salungatan na ito ay umabot na sa isang delikadong sitwasyon para sa pamahalaan ng Lebanese na ang mga airstrike at ground unit attack ng Israel sa kanilang bansa ay nagdulot na ng malaking pinsala sa malaking bahagi ng Lebanon na ang matinding digmaan ay nagbigay sa mahigit sa 1,000,000 katao ng walang sapat na pagkain at walang matulugan na itinatampok ang matinding humanitarian crisis na nagre-resulta mula sa pagkawasak ng mga tahanan at infrastruktura. Ang patuloy na pakikipaglaban ng Hezbollah sa militar ng Israel ay isang maling hakbang dahil ito ay nagbibigay lamang sa gobyerno ng Lebanon ng matinding problema na ang paggawa ng Hezbollah ng terorismo sa bansang Israel ay naglagay sa mga Lebanese sa mataas na panganib na umabot na sa mahigit 3,000 tao ang kumpirmadong nasawi mula nang magsimula ang labanan nitong mga nakaraang buwan. Itinatampok ng mga pangyayaring ito ang kagimbal-gimbal na bilang ng mga taong nawala dahil lamang sa katapangan na ipinakita ng mga militanteng grupo na nag-udyok sa Israel na durugin ang mga ito sa sarili nitong bansa upang mabawasan ang maraming banta na kinakaharap ng Tel Aviv. Samantala, ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan sa pagkapangulo ng US ay nagbigay ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na epekto sa Iran at sa katatagan ng rehiyon sa gitnang silangan. Na ang retorika ng kampanya ni Trump at ang mga nakaraang aksyon nito ay nagmumungkahi ng pagbabalik sa isang hardline na diskarte patungo sa Iran na maaaring magkaroon ng makabuluhang kahihinatnan para sa ekonomiya ng bansa at sa regional na impluwensya nito. Sa kanyang nakaraang termino, nagpatupad si Trump ng diskarteng maximum pressure laban sa Iran
na kinabibilangan ng pag-aalis sa Joint Comprehensive Plan of Action at pagpataw ng mahigit sa 1,500 na parusa sa iba't ibang sektor sa ekonomiya ng Iran. Today, I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and Al-Qaeda. Over the years, Iran and its proxies have bombed American embassies and military installations, murdered hundreds of American service members, and kidnapped, imprisoned, and tortured American citizens. The Iranian regime has funded its long reign of chaos and terror by plundering the wealth of its own people. No action taken by the regime has been more dangerous than its pursuit of nuclear weapons and the means of delivering them. In 2015, the previous administration joined with other nations in a deal regarding Iran's nuclear program. This agreement was known as the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA. In theory, the so-called Iran deal was supposed to protect the United States and our allies from the lunacy of an Iranian nuclear bomb, a weapon that will only endanger the survival of the Iranian regime. Ang pamamaraang ito ay lubhang nakaapekto sa katatagan ng ekonomiya ng mga Iranian at sa kakayahan nitong suportahan ang mga regional na proxy sa gitnang silangan. Sa kanyang mga talumpati sa panahon ng kampanya sa pagkapangulo, patuloy na pinupunan ni Trump ang paghawak ng Administrasyong Biden sa Iran na inaakusahan nito na nagbibigay daan sa bansa na punduhan ang mga regional na proxy group sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsususpinde sa mga parusa. In a Wall Street Journal column last week, John Bolton, former National Security Advisor, wrote incredibly, quote, "During Mr. Biden's term, his administration still seeks to resuscitate the Iran deal," end of quote. President Trump was correct, pulling the U.S. out of the Iran deal as Iran shamefully continues ICBM development to kill Americans. Ang kanyang pagbibigay diin sa lakas ng pananalapi ng Iran ay nagmumungkahi na malamang na mag-renew siya sa mga patakaran nito sa Iran at palawakin ang mga parusang pang-ekonomiya upang i-target ang ekonomiya ng Iran at pagbawalan ang kakayahan nito na suportahan ng mga panrehiyong armadong grupo. Na ang pagbabalik ni Trump sa pagkapangulo ay nagbigay ng malaking takot sa gobyerno ng Iran dahil ang Estados Unidos ay hindi sumusuporta sa mga terorismong gawain na nag-udyok sa Iran na palakasin ang pakikipagsosyo nito sa Russia at China upang kontrahin ang impluwensya ng US sa malaking bahagi ng Middle East. Na tinitingnan ni Khamenei ang Estados Unidos bilang isang pangunahing kaaway dahil sinusuportahan di umano nito ang mga kriminal na Zionista. Ang patuloy na mga maiinit na tensyon na ito ay posibleng umabot pa sa mas mataas na tunggalian kapag pinalawak pa ng Iran ang pagsuporta nito sa mga terorista. Na magbigay sa Estados Unidos ng isang mapagpasyang aksyon ng militar upang putulin at ubusin ang mga militanteng grupo na tumatakbo sa mga rehiyon na ito. Ang pakikipag-ugnayan ng Iran sa mga grupong terorista upang gamitin sa Israel ay isang matalinong diskarte upang hadlangan ang mga plano ng mga Israeli na ang salungatan ay mabilis na umaapoy. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay nangangailangan ng nuanced na diplomatic efforts na isinasaalang-alang ang komplikadong socio-political landscape ng rehiyon. Kung walang makabuluhang internasyonal na kooperasyon at estratehikong pakikipag-ugnayan na naglalayong pigilan ang destabilizing na aktibidad ng Iran, ang ikot ng karahasan ay malamang na magpatuloy ng walang katapusan na magpapalubha sa kawalang tatag sa buong gitnang silangan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.